So what's up guys, good morning. Welcome back na naman sa aking channel. So ito na yung naipon kong itlog ng Rhode Island Red guys, yung hinarvest natin nung nakaraan. Ito yung itlog ng Rhode Island Red, isang tray mahigit, may isang piraso. Dito naman sa kabila guys, ito yung itlog ng saso. Nasa 17 piraso lang yung nakuha natin kasi apat lang naman yung babae natin. Dito sa Rhode Island Red marami-rami kasi pitong babae ito sila. Isasalang ko to guys sa ginawa kong humid incubator. Pero bago yan, lalagyan muna natin ng markings, lagyan natin ng pangalan. Ayan. Purpose pala nitong markings natin guys ay para madali natin mabaliktad, halimbawa ganyan. Tapos pagkabaliktad rin natin, gaganam lang natin. Yan. Tapos pagkabaliktad na naman uli, gaganon lang. Bali ako guys, dalawang days lang ako nag-iikot sa isang araw. Isa sa umaga at saka isa sa hapon. Halimbawa mga 6 AM tapos 6 PM. Ganon lang guys yung pag-iikot ko. Nakapagpapapisa naman. So ayan guys, nasulatan na natin tong Rhode Island Red. Ito na naman kabila. Lagyan din natin ng palatandaan. Guys, susulatan natin. Tapos yung pagsusulat pala natin guys ay medyo ulitan lang natin kasi pagka medyo malaki baka masira yung itlog kasi yung pagsulat natin baka tatagos yun sa loob ng itlog kasi yung shell ng itlog may mga butas-butas yan. Baka mapasukan pa ng ink, makontaminate pa yung itlog natin, hindi na mapipisa. Mas maganda kapag lapis yung ginagamit natin pang sulat guys. Pero wala tayong lapis eh, kaya ito lang gagamitin natin. So ngayon guys, ito yung bagong ginawa kong DIY incubator. Gumawa ko ulit ng bago. Medyo malaki-laki kasi marami-rami na itong sasalang natin. At saka guys, ito pala yung ito yung thermostat natin. Yung nagkocontrol ng temperature sa loob. Ayan, nilagay ko sa 37.9 yung maximum nya. Tapos pagka namamatay naman 37.2. Ito pala yung loob guys. Ayan. Bumungad pa talaga tong apelyido ko. Ito yung loob, lalagyan natin ng beadings yan. Ito may ilaw. Since wala tayong rice hull guys, kaya ito yung gagawin ko. Ito yung gawin nating beadings. Ano yan guys, yung pinagpawersuhan. Yan.
ikakalat lang natin dito guys. Make sure na malagyan lahat kahit na manipis lang. Basta malagyan lahat para hindi madulas yung itlog. So ito guys, tapos na tayo maglagay ng beadings. Ito na yung kabuuan niya. Ito na yung ilaw sa loob. Tapos dito naman sa kabila. Ayan. Tapos ito yung sensor ng ating thermostat. Dito natin ito ilalagay para ma-detect niya yung temperature sa loob. Ngayon guys, sunod naman na gagawin ay maglalagay tayo ng tubig dito sa maliit na baunan. Ilalagay natin to sa loob ng ating incubator para ito ay magkocontrol ng humidity sa loob. Bago ang lahat guys, ito pala ang dapat nating unahin. Ayan yung panlaban natin sa mga langgam. Lalagyan natin yan ng tubig para wala silang maakyatan pagka may crack na yung mga itlog natin, kasi aatakihin nila yon pagka namimisana. Kaya dapat wala silang madaanan. Itong wire na lang. Yan, unang-una lagyan natin yan ng tubig. At ito ang gagawin natin. Ito yung gagawin natin lalagyan. Yan. Bali, lima yung kailangan natin. Kasi lima yung ginawa kong stand ng ating incubator. Apat dito sa magkabilaan, tapos isa doon sa gitna. So ayan guys, nalagay na natin. Yan, may tubig na yan. Hindi na makaakyat yung langgam dyan. Ang posibleng madaanan nila, yung wire na lang galing sa extension. Yun na lang ang puproblemahin natin. Ano kayang pwedeng ilagay doon guys para hindi sila makagapang doon? Comment lang kayo guys. Ngayon, pwede na tayong maglagay ng tubig sa loob ng incubator guys. So, ang ginagawa ko, dalawang baunan ng tubig yung nilalagay ko para pantay naman sila, kasi dalawang bumbilya yung ginamit ko. Dito naman yung isa. Ganyan lang kasimple guys, gumawa ng DIY incubator. Kasi pagka bibili tayo, pinakamura nasa 2,000 yan guys. Tapos nasa 50 capacity lang yon. Eh tayo na nagsisimula pa lang na magparami ng manok, gagawa na tayo ng sarili natin. Kasi wala ka namang malaki-laking gagastusin dito. Ito lang namang thermostat. O order ka lang sa Lazada,
nasa 300 mahigit kasama na yung shipping doon, depende sa location mo at saka karton. Kung wala kayong karton, pwede kayong mahingi dyan sa mga tindahan, sa may sari-sari store. Maraming karton dyan. So ngayon guys, pwede na nating isa lang tong mga itlog natin. So kanina pala guys, nagpakain ako ng mga inahin ko. May nakulikta pa akong isa, ayan. Kaya yung itlog ng Rhode Island Red natin ay isang 3 at 2 piraso na. So ayan, isasalang na natin to. Sa pagsasalang natin guys, kailangan nating iuna yung may sulat para pagka binaliktad natin, ihaharap na naman natin yung walang sulat. So ayan guys, nasalang na natin lahat ng mga itlog. Salamat sa inyong panonood. Kung umabot pa rin kayo hanggang dito guys, baka naman makahingi ng kunting suporta. Pa-like, share, and subscribe naman guys para mas lalo pa akong ganahan na gumawa ng ganitong video. At ma-share din natin sa mga gustong magsimulang mag-alaga ng heritage chicken. So yun lang muna guys, hanggang sa muli, thank you for watching.